Ikakasal na ako! Unang-unang sa lahat, gusto kitang i-congratulate kasi papakasalan mo na ako. Alam mo yun, napakaswerte mo, diba? Sa'yo lang ako naging ganito. Wow! Sana all! Brado? Parang nagugutom kayo ah! Kumain kami sa Mang Inasal na hindi ko alam, mas masiba pala siya sa akin. Love you! Thank you kasi papakasalan mo na ako! Thank you kasi nag-stay ka tapos naiintindi mo yung topak at toyo ko! Sana! Kung ready man ako maging under, laging kasama mo at malalapitan mo on under any circumstances. Gusto kita makasama nang walang hanggan sa iyong kaharian. Balang araw. This is my prayer with all of my heart in Jesus' name. Amen. Ilang beses na rin akong sumugal. Panahong hinintay parang kay tagal. Di makapaniwala na ika'y papalapit. Wala naman sigurong pipigil sa pusong walang ibang hinihiling kundi ang pagkakataong ingatan ka at mahalin. As we accept Jesus as our Lord and Savior, mga makasalanan tayo dati pero tinanggap natin si Jesus. Naliwala tayo doon sa ginawa niya sa cross, namatay siya sa atin, binayaran niya ating kasalanan. If we humble enough to repent and even to accept Jesus also as our Lord and Savior, then we will be forgiven by the blood of Jesus. Have a I will understand you.
sa kahit anong bagay, kahit anong oras natin to yung mapa. Siyempre, of course, pagmamahal ko sa Papa. Hindi ko talaga siya. Nalalo, bilang sa pag-intindi mo sa Papa, sa Toyo. Araw-araw, alam mo, pati ako minsan, pero alam ko na ready na akong harapin yung buhay kasama ka. I will promise you, I will be a husband who will love you like no one else can. To make this message worth, mamahalin kita sa mga challenges na dumadating sa atin. At mamahalin kita sa bawat araw na rin. Regardless of your sin, religious affiliations, God loves your sins. Namatay si Jesus para sa atin to save us, not to punish us.